Yung buntag sa inyo, mga Cesar, magandang umaga po at sa inyo mga tagapakinig. Alright. Kailan, anong policy natin? Yung bang mga ordinaryong jeepney, may tsansa na pumasada muli? I'm speaking here dito sa Metro Manila muna. I'm referring to Metro Manila muna. May yung bang mga ordinaryong jeepney, ito yung mga hindi modernized, no? Sila ho ba may tsansa na makapagpasada anytime soon sa Metro Manila? Hindi lang may chance sa Cesar, pinayagan na po sila simula nung kahapon. Kahapon? 49 routes. Opo, 49 routes covering, if I'm not mistaken, 6,006 units po. All across Metro Manila. You're referring to the traditional jeepneys. Opo. Ano ho ba ito? Pag sinabi mong, pag binagito ninyo yung number ng routes, ibig bag sabihin ay yun na ang total routes dito sa Metro Manila, Chair? Ay, hindi po, hindi po. Kagaya ng mga sinabi po natin dito na nagbukas tayo ng mga ruta ng mga ang tawag dito, modernong jeepney, PUV Express, hindi po yan lahat ang mga ruta. Because we are actually in a situation na abnormal. Ibig po sabihin, hindi po lahat ang lumalabas sa ngayon at hindi po lahat ang pinapayagan lumabas. Ano? Alam natin yan. And therefore, we are taking the policy of public transport and how we respond to this policy in a calibrated, gradual, and partial manner. No? having said that, ganun din po ang nangyayari sa ibang rehiyon ng Pilipinas. No? We follow the policy of the DOTR regarding this calibrated and partial response. Okay. So that habang nagbubukas po tayo, hindi po natin binubuksan lahat kaagad. Okay. Yun po ang ibig sabihin doon. And that's also so, my point, Mr. Chair. No? Yun din ang punto ko. Pwede ba hong malaman gaano karami itong mga may prangkisa na dati tumatakbo ng mga traditional jeepney sa Pilipinas? You might be referring to Metro Manila, Cesar? I'm referring to Metro Manila and I'm also referring to the entire country. Okay. As regards to Metro Manila po, meron pong dalawa kasi pong nakarehistro na opisina, yung mga PUJ, ano? Yes. So, ilang porsyento po, medyo naghang ba yung Zoom natin kay Chairman? Naghang ba? Well, gusto ko lang malaman kay Chairman, pakitingnan nyo kung pwedeng makabalik si Chair, no? Ang gusto ko malaman kay Chair, kung ilan ang total na bilang ng mga traditional jeepney sa Metro Manila at sa total na ito, ilan lang ang inalaw o pinayagan? Yeah, pero nang gagaling na pumapasok sa Metro Manila. Okay. So pag isuma total po natin yan, Cesar, umabot po sa mga a little over 50,000 na po. 50. Units. Okay. Ilang porsyento ho ito sa total? There about siguro mga 51,000 units. Ilan ho ito sa ilang porsyento ho ito sa total na pwedeng na inalaw ho ninyo? May 50% ho ba? As mentioned earlier, nakita po natin yung mga rota na 49 kung saan ito po yung nasa loob lang ng Metro Manila, no? Opo. Ibig sabihin ito yung nakarehistro sa NCR Regional Office at tinignan po natin itong mga rotang ito na hindi siya sasabay o magkakompetensya doon sa ibang rota na binuksan na, kagaya ng mga bus, modern jeepney, pati yung mga UV Express po. Okay, sige. Magandang balita yan, Mr. Chairman, na pinayagan na sila, bagamat hindi lahat ay pinapayagan pa. At hanggat wala pang regulation ang ITF, mukhang ganito ang mangyayari. Tama ho ba? Hindi lahat. Tama po. And I'd like to emphasize, Cesar, hindi lang po ito sa traditional jeepney. Pati na rin po sa UV Express. Mm-hmm. In fact, that is happening all across the country as well. Hindi po lahat, may tumatakbo na po ng mga jeepney, ng mga UV Express, even buses in other regions, pero hindi rin po lahat. Okay. Mayroon mga issues patungkol sa yung situation sa COVID in other places, and of which we need to recognize also the need of the LGUs in those places. Kung bakit, one, hindi sila pumapayag pa na papasukin, o kaya kung may galawan man sa mga tao o sa mga pasahero sa loob lang ng kanilang mga tinatawag na jurisdiction. Yun po ang tinitingnan natin doon, Cesar. Alright. In fact, we are in close coordination with the DILG
So that will further understand on how we're going to respond public transport need in their locality. All right. Chair, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po sa inyo, Cesar, at sa inyo mga tagapakinig. Chairman Chuck Delgran ng LTFRB. Thanks for watching. The video is part of DZRH Play Now. DZRH Play Now is the digital platform of DZRH Digital Properties, DZRH News Television Facebook, DZRH Manila, DZRH News Television YouTube, and www.dzrhnews.com. Watch all DZRH Radio and DZRH News Television programs and segments. Magkaroon ng access sa lahat ng DZRH digital exclusives, news, programs, and special reports. Maging maalam sa mga nangyayari. Like and follow all these digital channels. Like and follow all DZRH digital channels and platforms and be updated all the time. This is the DZRH Play Now. Follow us and we will follow you. Servisyong tapat sa iyo.